Salamat po sa inyong panonood sa ating programang Patnubay sa Kalusugan dito sa aking Facebook. Suportahan niyo po sa pamagitan po ng pag-click po ng follow, like, and share yung inyo pong napapanood. Ganun din po sa aking YouTube channel kung di pa po kayo nagsasubscribe. Hanapin niyo lang po yung pangalan kong Rose Alfonso. Click niyo po yung subscribe pati yung bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. Ngayon po, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ma'am Rose, isa pong health educator, member ng KBP, Kapisan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Ngayon po, ako ay nagle-lecture na lang sa YouTube at saka po sa Facebook at para ma-extend ang aking paglilingkod sa inyo. Tandaan niyo po na marami iba't ibang sanhi ng sakit ng tao, maraming luna sa bawat sakit ng tao. Kaya kung kayo po hihingi kayo sa akin ng payo, dahil hindi naman ako nagda-diagnose ng sakit, maganda po magpa-diagnose muna kayo, magpa-check up muna kayo sa doktor po ninyo. Ngayon, tulad po si Don Mando, siya po nag-message sa akin sa YouTube. Okay lang po ba na kumakain lang ako ng gulay at prutas kasi po meron akong plus 2 protein. Ang creatinine ko ay nasa 212 at hindi normal ang aking hemoglobin. Yun po ang kanyang tanong, okay ba kung ang gulay na lang ang prutas ang kakainin niya kasi meron siyang plus 2 protein, ang kanyang creatinine ay 212. At hindi normal ang kanyang hemoglobin. Tatalakayin po natin yan. Alam mo yung value na 200 mg or gm or yung less than 200, normal po yon. Less than 200 na mg ang bilang ng yung creatinine, normal yon. Pero pagka ang value ng iyong creatinine ay lumampas sa 200, tulad ikaw ay 212 na ang iyong creatinine, ito po ay hindi na normal. Ibig sabihin, may panganib ka na magkaroon ka ng sakit sa bato pag ang creatinine mo ay lumampas na sa 200 kasi 212 na nga. Kaya nga po yung mga taong may diabetes, mga taong merong high blood at meron kayong family history niyan at meron po kayong tendency maapektuhan ng bato ninyo. Marami pong nagkakasakit sa bato dahil sa hindi makontrolled na blood pressure nila at hindi makontrolled na sugar nila. Kaya nagkakaroon sila ng kidney problem. Ano po ba yung plus 2 urine protein? Ano po ba ibig sabihin ito? Yung po kasing plus, yung 2 plus protein means meron kang protein sa ihi mo. Ito po ay maaaring ito po ay sign ng kidney problem. Ang 2 plus means ito po ay wala, ibig sabihin nito, meron kang sa ihi mo, meron kang protein. Ngayon po ba kasi po yung kasing urine protein test, dinedetect ito pagka meron kang nire-release na protein sa ihi mo. Ibig sabihin nito, ang kidney mo, hindi siya nagpa-function na mabuti. Kaya, maaring kaya nagkaroon ka ng ganun, maaring nagkaroon ka ng infection, o maaring dahil na-stress ka, o dahil buntis ang babae, o kaya minsan sa pagkain mo, o minsan dahil sa cold pressure, or heavy exercise, nagkakaroon po ng pagtaas ng kanilang creatinine. Paalala muna po tayo sa ating mga food supplement bago tayo magpatuloy. Pag mahina yung ating katawan, susceptible tayo sa sakit. Ihina ang ating immune system pag mahina ang ating katawan. Madali kang magka-impression, lalo na ngayon, kalaban natin ang coronavirus. Para lumakas, i-maintain ang healthy immune system mo, ma-prevent mo yung COVID-19, ma-prevent mo yung cancer o sari-saring chronic diseases, palakasin mo yung immune system mo. Meron pong dalawang water-soluble vitamins, vitamin C at super B complex.
kasama po ng proper diet, balanced diet, and exercise free from stress, at meron kang good night rest, no, merong impact ito sa energy level mo. Napakahalaga nito sa ating immune competence. Ini-empower yung quality ng buhay mo, performance, and lifestyle. Kaya magkakaroon ka ng good health and well-being dahil building blocks ito pong Super B Complex vitamin C sa katawan. Ang vitamin C at Super B Complex, sila nakakatulong na nutrients. Water-soluble ito, kaya madali po itong ma-absorb ng ating katawan sa empty stomach para lumakas ang immunity mo. Ako, para sumigla ko the whole day, para ma-reduce ko yung chronic disease like cancer, diabetes, coronavirus, and kidney disease, ang idea well po nito, nagtitake ako, iniinom muna ng vitamin C, binababad ko sa dila ko hanggang ito'y matunaw. Pag natunaw na siya, isasabay ko na yung Super B Complex sa pag-inom po ng tubig. At least 30 minutes bago mag-almusal. Ito po'y meron silang energy boosting abilities. Diba sabi ko, pag mahina ang katawan mo, may tendency candidate ka sa sakit. Kaya the best time inumin mo yung vitamin C at saka po yung Super B Complex sa umaga. Bago ka mag-almusal, dahil ito'y water-soluble vitamins, chewable po yung vitamin C, meron silang ability na ma-absorb ito agad ng ating katawan. Kaya po ito'y maganda na ito po'y panlaban sa panghihina ng katawan at pampalakas ng ating resistensya. Kaya gawin mo to, anuman sakit meron ka, sa puso, or panlaban nga sa coronavirus, para malakas ang immune system mo. Kung ma-virus ka man, hindi severe, mild lang yung kakapit sa'yo. Mabibili po itong chewable vitamin C natin at Super B Complex natin sa Lagman Building, kanto ng Blumentritt, at sa Lavenue. Nasa baba po tayo ng Blumentritt LRT Station, may 7-Eleven sa ibaba ng building. Pwede bumili po kay Kemos, yung security guard natin. Duty siya doon Sunday po Friday, 8 to 6 po ng hapon. O kaya pwede pa kayong magpa-deliver sa LBC. Sabihin nyo lang po yung pangalan, address, sa cellphone number niyo para ma-deliver ito ng cash on delivery, COD, o kaya GCash, no? Ngayon po, ang tanong, paano mo marireduce ang protein sa ihi mo? Maring sabi mo nga, pwede po bang prutas at gulay na lang kainin ko? Pero i-focus mo sa gulay. Isang effective way para ma-reduce ang protein mo, vegetable and grains. Itong pinaka main body of meals mo, ito yung mga supplementary protein source mo, no? Meron mga moderate protein food tulad ng bread, crackers, breakfast cereals, pasta, oat, at saka po corn, no? And rice, pwede yan. Kapatatas, kamote, sila po, matas ba sa protein ang patatas? Ang patatas po ay low in protein. In fact, ito po ay magandang kainin ng mga mataas ang protein ng ihi nila. Kain ng patatas, meron lowest amount ng protein. So, maganda ito sa inyo. Ang bigas din, kanin, pwede kang maglugaw, no? Ito'y mataas ba ang protein ng rice? Sinasuggest po important plant-based protein. Ito po ay yung rice natin, no? Paalala mo na po sa ating activated charcoal. Ito isang natural remedy, a home treatment sa mga digestive problem tulad ng food poisoning, diarrhea, kinakabag, sinisikmura, dighay ka ng dighay, maasim ang sikmura mo, may bad breath ka. Iwas tetanus sa infection at saka bad breath. At ito po yung iwas sa rabies, no? Pagka ikaw ay nasugatan, nakagat ka ng aso o pusa, hugasan mong mabuti ng tubig at sabon, patuyuin, langgasan ng agua oxigenada. Pagkatapos nun, patakal mo ng himag oil, tapos lagay mo ng charcoal powder. Ang charcoal powder po natin, encapsulated po yung ating activated charcoal. Ito'y potent natural treatment, inaallow ma-flush out sa body mo at di na ma-reabsorb
yung toxin. Yan ang trabaho ng charcoal. Very safe and effective treatment sa drug overdose, nare-reduce ang bloating, napi-prevent yung hangover. Tanggal ang pagkalasing mo dyan. Available po yan sa atin sa Lagman Building. Pag meron po kayong kidney disease, ang ating kidney, kasi sabi mo, hindi normal ang hemoglobin mo eh. Bumaba ang hemoglobin mo. Pagka, di ba, meron ka ng plus 2 ano, protein, nag-i-indicate na yon ng kidney problem. At tumaas din ng 212 ang creatinine mo, bisabihin, meron ka na ng kidney problem. Ang yung epekto nun, pagka may kidney disease ka na, ang bato mo, hindi na siya wala na siyang enough na EPO. Pag very low ang EPO mo, and ang red blood cells count mo, magdadrop, nadidevelop yung anemia. Karamihan ng mga tao merong kidney disease, nagkakaroon ng anemia, nangyayari ito sa early course ng kidney disease at nagiging worse ito pag nagkaroon ka ng kidney failure at hindi na talaga siya makagawa ng EPO. Ano po bang nagagawa? Bakit po bumababa ang hemoglobin pagka may sakit ka sa bato? Pag ang kidney po ay na-damage, hindi na sila nagpo-produce ng erythropoietin o in short, EPO. Yung EPO, ito po isang hormone na nagsisignal sa ating bone marrow. Ito yung mga spongy tissue sa loob ng ating mga buto. Sila ang gumagawa ng red blood cells. With less EPO, ang katawan mo ay fewer ang red blood cells nila. Pag konti ang red blood cells, dahil konti yung hemoglobin, less ang oxygen dinideliver sa yung organ and tissue, kaya madali kang mahapo at tingalin. Ano po nangyayari pag ang hemoglobin ay masyadong mababa? Alam po natin ang hemoglobin, ito yung substance nagbibigay kulay sa ating dugo. Ito yung substance inaalaw yung transport ng oxygen throughout the body. Pag mababa yung hemoglobin mo, it leads to anemia. Nakakaramdam ka dito ng hapo, pagod, at meron kang trouble sa paghinga. Madali kang kapusin ng hininga. Anong uri ng anemia associated ng chronic kidney disease? Ang katawan natin ay gumagawa ng iron para makagawa ng red blood cells. Ang common cause po ng anemia, yung mga taong merong kidney disease, no? Yung chronic kidney disease, iron deficiency. Yung iron deficiency, bisabihin ito, wala kang enough iron sa katawan mo. Sanhi, wala kang nakukuhang enough na iron sa diet mo, maaring nawawalan ka ng dugo or either through blood test or during dialysis. Kasi yung machine, inaalis yung dugo mo, patuloy na umiikot yan. Kaya nawawalan ka ng dugo doon. Ang kailangan, ang katawan natin nangangailangan ng iron para gumawa ng hemoglobin para yung red blood cells sa dugo mo ay magdala ng oxygen sa ating tissues and organ. Pag mababa yung iron, isang factor sa anemia sa mga taong merong chronic kidney disease. Kailangan mo ng injection, kaya ini-injection kayo ng EPO. Ang isa pong injection niyan, mababa na po yung 700 pesos, no? Pag grabe talaga yung pagbagsak ng iyong EPO, ay kalamba kung 3 times a week ang dinadialysis, 3 times a week ang ini-injection, di 700 na yun, times 3, 740, 2,100 na kagad yun, no? Ganun po. Ano po ba level ng creatinine nag-i-indicate na meron kang kidney failure? Tulad po na sabi ko, lower than 200, okay ang kidney mo. Pero pag lumampas na ng 200, tulad ikaw ay 212 na, ito po ay nag-indicate ng kidney impairment. Kaya dapat yung iba ang ginagawa, pinapadialysis ang pasyente para tanggalin yung lason, yung dumi sa dugo mo, para bumaba din ang creatinine mo, bumaba din yung potassium level sa katawan mo, no? Ano po ba ang sign na meron kang kidney trouble? Paano ang sign na ang bato mo hindi na nagpo-function na mabuti? Ang ihi mo, konti na lang.
no? At tapos, so, meron kang fluid retention. Mamanasin ka sa legs mo, sa bukong-bukong mo, sa paa mo, at kinakapos nga ng hininga, madali kang mahapo, madali kang ma-confuse, madali mag-init ang ulo mo, at nagsusuka ka, nanghihina ka, meron kang irregular heartbeat, may chest pain ka, at yung iba po nagsisissure o nagkokoma sa severe cases po pag masyadong mataas na yung creatinine dahil sa mga toxin na hindi natanggal sa katawan mo. Kaya dapat magpa-check up ka na sa doctor pagka meron kang acute kidney failure. Paalala mo na po sa lecithin, ito'y panlaban sa dementia. Ang lecithin, ito'y brain food. Ito'y nagpe-prevent ng deterioration ng mental capacity. Ito po ay sabi ay nagpe-prevent ng Alzheimer's disease, dementia, and other memory problem. Available po ito sa atin sa Lagman Building. Yung pambang protein sa ihi mo, nagagamot yon. Ang treatment po depende sa sanhi. Maaring kailangan mo ng treatment pagka mataas ang iyong protein. Kaya ito po ay medical management na. Ito ang magbibigay na sa iyo ng kagamutan ay yung doktor mo na. Kasi nga po, pagka ito ay hindi na-treat ang kidney disease mo, ang sabi, magiging yung hindi na pababa ang protein mo, ang doktor po ay meron silang pine-prescribe na medication, kaya dapat ang doktor nyo mismo, nephrologist, ang magre-reseta sa inyo. Walang herbal medicine na pwedeng magpababa niyan, meron po dapat medical management yan, ano? Lalo na po kung diabetic ka at mataas ang presyo ng dugo. Kaya kayo pong high blood, huwag niyong babaliwalain yan. Tapos hindi kayo nagbe-maintain ng gamot nyo. Time will come, sisirain niya yung kidney mo pag mataas lagi ang presyo ng dugo mo. Pag ang kidney function mo ay normal, pag normal po ang function ng ating kidney, yung creatinine, ito'y nasasala sa ating dugo sa pamagitan ng kidney natin. Pag ang creatinine ay mataas, indicator ito ng kidney disease. Kaya nire-recommenda ang dialysis pagka lumampas na ng 200, naging 300, 400 na ang iyong creatinine. Lalasunin ka nun, ano? Ano po ba yung mga simptoma na mataas yung creatinine mo? Nagsusuka ka, may chest pain ka, at saka nagkakaroon po ng nagkukulay tsaa yung ihi mo, at palaging mataas ang presyo ng dugo, at nagmamanas ka. Kaya po, sa maraming cases, ang medication nakakatulong para ma-resolve ang high creatinine level. Tinitreat yung condition, kaya minsan kung meron kang kidney infection, binibigyan kayo ng antibiotic ng doctor, at binibigyan kayo ng medication para sa high blood mo. Paalala po sa ating natural coffee, yung veggie coffee natin, ito'y gawa sa gulay, mayaman sa fiber, masarap. Alam mo, ito pong epekto nitong veggie coffee, lalo na kung gustong mag-lose ng weight, hindi ka gugutumin. Halimbawa, yun ang iinumin mo sa umaga, wala ka pang kinain, basta yun lang iinumin mo. Energetic ka, hindi ka madaling mapagod, hindi ka madaling manghina, at magiging normal ang pagdumi mo sa umaga, palinis siya ng bituka. Dahil nga po marami siyang fiber, ito'y maganda po sa pampanormal ng pagdumi. Maganda sa may mga almoranas, constipated, no? Maganda rin po ito sa acid reflux, hindi ka kakabagan. Itong ating veggie coffee na to, nakakababa ng uric acid kasi nailalabas mo uric acid. Dahil ito po ay sabi, meron siyang enzyme para ma-breakdown yung purine sa katawan mo. Wala po siyang caffeine, wala siyang coffee beans, hindi siya nagkukusang hyperacidity. Nag-neutralize ng body acidity mo dahil sa kanyang high alkalinity, no? So, maganda po ito, no? Meron po tayo isang gumamit nito. Hindi daw siya nagugutom. Try nyo po, malaking tulong po itong ating veggie coffee na to. Ano po ba yung first sign ng kidney problem? Ang sign and symptoms po ng acute kidney failure, una, inuulit ko po, umuunti yung ihi mo at minamanas ka, at saka po ikaw ay tumataas ang presyo ng dugo. Kaya pag una, i-reduce, ano ang treatment dito? I-reduce mo yung protein intake mo. Ang diet mo na mahilig kang kumain ng high protein, bawa yung hamburger,
no, mga chicken, beef, ganon, lahat ng mga protein sources including dairy product, nakakapagpatas po to ng creatinine. Kaya huwag kayong masyadong kumain ng red meat. I-switch nyo to sa vegetable based dishes, no? Kaya instead of, ako po gumagawa ko ng ano eh, yung burger ko, gawa ito sa puso ng saging. Ang dami po nakakagusto nito, no? Gawin mong patis yung puso ng saging, masarap siya. Kaya ano dapat mong kainin kung mataas ang creatinine mo? Una, i-reduce mo yung protein intake mo. Pag kumain ka ng maraming protein, ito po tumataas ang level ng creatinine mo. Kaya kailangan huwag ka nang kumain ng red meat. Yung baka, yung baboy, tapos yung kambing, bas kung ikaw ay carnivorous, iwasan mo na yan. Lalong nakakapagpatas ng creatinine yan. Maganda po ay vegetable protein tulad ng beans, no? Sa diet mo. Kaya tulad po ng munggo, kainin mo yan. Ang creatinine ba agad bumabalik sa normal? Alam mo, yung creatinine level, nag-change ito rapidly. Rapidly kahit na throughout the day. Kung ikaw ay mag-modify mo yung diet mo, plant-based, agad bababa ang creatinine level mo. Paalala po muna sa calcium magnesium natin with zinc. Yung pong calcium particles, papasok yan sa heart muscle mo. Ito po during heartbeat, nagko-contribute sa signal, electrical signal, nagko-coordinate ang calcium sa heart function mo. Ang calcium particles, ito po ay nagbabind sila within the cell, tumutulong para mag-contract yung heart mo, mag-pump ng dugo sa buong katawan natin. Tapos ang trabaho naman ng magnesium, ito yung gatekeeper. Inaallow niya yung calcium sa ating muscle cell para mag-contract. Then yung magnesium, ina-usher niya yung calcium na lumabas sa ating cellula. Na without magnesium, ito po ay hindi makalabas yung calcium. Pwede itong mag-cause ng hypercontraction ang muscle cell, na pwede ka mag-cause ng angina and heart attack. Kaya yung calcium magnesium, lagi sila magkasama. Nakakaiwas ito sa mga pamumulikat, muscle cramps, no, pamamanhid. Kaya ito rin po yung nakapagpapalakas ng ating buto, yung calcium magnesium, nagre-regulate ng muscle function at pre-prevent ng muscle cramps. Isang magandang remedy din sa vertigo and osteoporosis ang calcium magnesium. Kung gusto magkaroon ng better quality na tulog, tumutulong sa pag-produce ng melatonin ang ating calcium magnesium. Ito rin po yung maganda sa antacid, gamot sa GERD, at ganun din po acid reflux. Ito po ang ating calcium magnesium. Available po ito sa ating Seligman Building. Ito po bang lemon water o kaya tubig lagyan mo ng calamansi? Ito pong calamansi, ako po pag miinom ako ng tubig, isang basong tubig, pinipigaan ko ng isang malaking calamansi. Ito'y tumutulong para makatulong sa paglabas ng creatinine, no? Mabilis ma-eliminate ito sa ihi mo pagka kayo ay umiinom ng tubig, pigaan mo ng calamansi at nakakaiwas sa pagkakaroon ng bato sa bato natin. Kaya po, kung may pera ka, maganda lemon, di ba? Yung lemon water, maganda sa kidney mo. Kasi yung lemon, meron siyang citrate. Tumutulong para ma-prevent yung calcium na mag-build up at mag-form ng bato sa kidney mo. Kaya nga po, ang sabi, yung lemon water, no? Ito po isang unique tool sa kidney stone prevention. Ngayon, mag-inom din tayo ng tubig. Ang tubig maaring yung 1.5 liters, isang litro ng tubig sa maghapon, allow dyan sa mga may kidney problem, huwag mong palampasin yan. Para yung pag-inom mo ng tubig, ito ay nakakatulong para mapalower ang creatinine mo, no? Nakakatulong. Ano po ba yung mga vitamins tumutulong sa kidney mo? Ang mga special renal vitamins usually piniprescribe sa mga kidney patient. Ito po kailangan ng water-soluble vitamins tulad po ng
B1, B2, B6, B12, folic acid, niacin, pantothenic acid, and biotin, at small dose ng vitamin C. Kaya nga po yung pinagsamang vitamin C at saka super B complex, ito yung mga vitamins na nakakatulong sa kidney mo. Ganon din po yung turmeric. Minum ka, gawin mo sa labat yung turmeric powder. Nakakababa yan ng protein sa ihi mo. Nakakababa din yan ng blood pressure mo. Kaya kung meron kayong high blood, na meron kayong renal failure, at associated ito ng lupus nephritis, itry nyo po yung turmeric. Yung tea, gawin nyo yan. Ang pepino ba ay maganda sa may kidney problem? Ito po ay mababa ang potassium niya. Ito ay magandang, ay sabi niya, ito po ay versatile kidney-friendly diet food, no? Yung pepino, nag-o-offer ito ng magandang epekto sa ating kidney. Panlinis. Ang kidney ba, pwede niyang i-repair ang kanyang sarili? Ang kidney, pwede niyang mahil ang kanyang sarili. In most cases, sa mga acute kidney failure can be treated pag ito ay nalaman mo ng maaga. Huwag mo pababayaan. Kung meron ka ng sign ng kidney problem, maging aktibo ka na, maging aggressive ka na sa paggagamot sa sarili mo. Kasama po yung changes sa diet mo at saka yung medication na nireseta sa inyo ng doctor. Kailangan po ng medical management ng inyong nephrologist. Ano po ba yung mga prutas na masama sa kidney disease? Yung mga pagkaing mayaman sa potassium tulad ng saging. Ano mang pagkain mayaman sa potassium, iwasan nyo. Huwag yung pabayaan tumaas ang potassium nyo sa dugo nyo, lalo na kung meron kang kidney failure. Kasi po yung ano, yung dapat limit yung amount ng potassium sa bawat araw. Kaya huwag kayong kakain, bawa yung mangga. Huwag kang kakain ng buong mangga, maaring isang piece nga lang. Yung mga pagkain tulad ng tomatoes, iwasan mo yan. Citrus fruits, oranges, iwasan mo. Avocado and banana, pati dried fruits, iwasan mo. Kasi nga po, ito po kasing pag healthy ang kidney mo, na-filter out niya yung extra potassium. Natatanggal sa katawan mo through your urine. Pero pagka ang kidney mo ay may problema, hindi mo na matanggal yung potassium na yon. Kasi pag nag-build up ang potassium sa dugo mo, delikado. Kasi ang too much potassium sa dugo mo, very dangerous yun. Kasi apektado yung heart muscle mo pagka mataas ang potassium mo. Pagkakaroon ka ng irregular heartbeat, sa worst cases, pwedeng mag-cause ng heart attack pag mataas masyado yung potassium mo. Alam mo yung lethal injection? Ang ini-inject doon, ito po'y bolus potassium injection. Naapektuhan po yung electrical conduction ng heart muscle. Pag in-inject ka ng potassium, yung electrical po ng heart muscle mo, ang nangyayari po, nagkakaroon ka abnormal na patibok ng puso mo. Kaya napiprevent po yung nagkakaroon ng paralysis ang heart mo pagka mataas ang potassium mo. Kaya piniprevent na yung mga may sakit sa puso ay sa kidney, iniiwas kumain ng mga pagkain mayaman sa potassium. Merong nire-reseta ang doktor yung pong sevelamer o yung renbela. Itong renbela na to, ito yung kinokontrol yung high level ng phosphorus sa may chronic kidney disease. Kasi po ang medical treatment po niyan, dinilinis yung dugo ng dialysis, pero very expensive. Tanda niyo po, kada dialysis niyo ay mahigit na 4,000 pesos. Kung ikaw ay 3 times a week na dinadialysis, 12,000. Kaya pagka kayo dinadialysis, maubusan ka ng pera. Kaya nga po pagka ang medical treatment po, itong dialysis, nililinis ang dugo. Pag ang kidney mo hindi na nag-work na mabuti. Yung renbela, ito'y uri ng medication. Ito'y tinatag nating phosphate binder. Itong mga pasyente na dapat mag-take po ng renbela, ito'y mga phosphate binders para prescribe sa dialysis patient para ma-prevent yung mga phosphorus na ma-absorb, mas sumama sa ating bloodstream. Kasi pag mataas ang phosphorus mo, pwedeng ma-damage ang katawan mo kasi yung phosphorus
ninanakawan ka ng calcium. Kaya pag mataas ang phosphorus mo, ang calcium level mo, meron kang danger na magkaroon ka ng calcium deposit sa blood vessel mo, pwedeng magbara sa heart, sa lungs mo, sa mata mo, at saka sa heart mo. Kaya nga po yung dialysis patient, binibigyan sila ng Renvela. Effective ito po para makontrol ang phosphorus sa kanila. Ang dialysis po ay laging may kasamang Renvela na iniinom. Kaya very expensive. Meron ka ng Renvela. Alam nyo magkano Renvela ang bawat isa? Nasa 80 pesos ang isa. Times 3, 816, 2,000. Ano na? 240 na sa isang araw. Tapos yung injection mo, 700, di ba? Kaya ngayon, important element ito. Kaya iwasan nyo po yung pag-inom ng soft drinks. Mataas ang phosphorus content ng soft drinks, nakakasira sa kidney, no? Kaya ngayon, ang dapat nyong gawin kapag ikaw ay may kidney problem, mag-start ka ng maglakad, walking exercise. Ito yung maganda sa kalusugan ng kidney mo. Na-stretch ka, siyempre magpa-check up ka muna sa doktor kung pwede ba ito sa iyo. Ang paglalakad ng 30 minutes every day, ito po ay maganda sa kidney mo. Nakita nila sa pag-aaral yung swimming, yung walking, aerobic dancing and other activities, nagagalaw yung mga large muscle group mo. Ito yung strengthening exercise, beneficial ito sa kidney mo. Merong mga Taiwanese research na sinabi ang regular walking exercise, ang mga kidney patient ay nabuhay ng mahaba at saka po nabawasan yung kanilang dialysis, bumababa yung kanilang creatinine, no? Kaya nga po, ang mga halimbawa po ng mga celebrity na nagkasakit sa bato, yung si Halle Berry, isang Oscar winning actress and all around queen. Ito dun sa James Bond na movie, yung napaka-sexy babae, black siya, si Halle Berry, na-diagnose siya ng may diabetes siya nung 19 years old siya. Pagkatapos po ay itong nakastop ng kanyang career. Kaya ito po ay, pero nagkaroon naman siya ng Oscar winner naman siya. Nagkaroon siya ng kidney disease dahil sa diabetes niya. Kasi pag diabetic, connected po yan sa kidney problem. Kaya ang ginawa po ni Halle Berry, nag-promote siya ng mga healthy lifestyle. Naging active siya, naging healthy siya, isang part ng pagmamanage ng kanyang kondisyon. Kaya nga po, nag-research siya, no? Pinokus niya, dinedicate niya yung oras niya sa pagre-research kung paano niya aalagaan ang kanyang katawan. Kaya pagka may sakit ka, huwag ka masyadong magdepende sa sinasabi ng doktor mo. Kailangan mag-research ka. Tulad sa akin, nanonood kayo sa akin, dagdag, hindi lang ako ang panoorin nyo. Ang daming programa sa YouTube na pwede nyong kapulutan ng maraming informasyon, no? Kaya katulad po nito, si Selena Gomez, actress, award-winning recording artist, meron siyang lupus. Meron siyang lupus nephritis connected sa kidney niya. Di nyo po ba alam si Lady Gaga, meron din siyang lupus? May lupus si Lady Gaga. Ganun si Toni Braxton. Isa po ay Grammy Award winning singer. Siya po ay meron ding lupus. Lupus nephritis. Si Bea Rose Santiago, na-diagnose siya ng chronic kidney disease. Miss International 2013, si Bea Rose Santiago. Kaya winarningan niya ang social media tungkol sa danger ng pag-inom po ng mga workout drinks, no? Ito daw po ang nag-cause ng kanyang kidney problem. Kaya paalala mo na po sa omega 3 fatty acid, ito po ay panlaban sa depression and anxiety. Ang omega 3 po ay nag-alis ng mga bara sa heart arteries natin sa menopause, naiwasan ng hot flashes sa mga nagdadalang tao, maiwasan yung eclampsia at saka yung depression after na nanganak ka. Ito rin po yung pampababa ng cholesterol at saka po ng triglycerides. Ang omega 3 is good for your heart at blood vessel. Ito yung na-maintain yung elasticity ng ugat, nare-reduce ang irregular heartbeat,
heart attack, stroke. Ang omega-3 fatty acid, ito ay nakakatulong para hindi magkumpol-kumpol yung ating platelets, na iwasan yung blood clot. Ang omega-3 fatty acid nare-reduce yung mga molecule or substance na kalink sa inflammation tulad ng arthritis, allergy, asthma, hepatitis, inflammatory bowel disease. Malaking tulong po magagawa sa inyo ang omega-3 fatty acid. Mabibili to sa Lagman Building, kanto ng Blumentritt at Rizal Avenue. Nasa ibaba tayo ng Blumentritt LRT Station. Meron pong security guard doon, si Moss. Pwede kayo siyang lapitan. Bili kayo ng ating mga produkto sa atin sa Lagman Building. Nandun po siya from 8 o'clock hanggang 6 o'clock po ng hapon. O kaya pwede naman kayo magpa-deliver sa LBC. I-chat nyo lang ako sa aking Facebook page. Sabihin nyo yung pangalan, address at cell number ninyo. At ano yung mga items na gusto yung ipa-deliver. Pwede pong COD. Pinapakiusap ko po yung nagpapa-COD. Sana po pagka siyempre nag-effort tayo, nagbayad tayo ng shipping fee, tapos hindi nyo kukunin. Sana po kunin niyo yung mga nag-order, binabalik din po yung, pero hindi naman po lahat, no? Yung iba lang po. Okay, sa ating pong programang Patnubay sa Kalusugan na inyong napapanood, pakiclick lang po yung follow, like, and share para tayo lumaganap. Sa aking YouTube channel, please subscribe para marami kayong matutuhan, at saka pakipindot nyo lang po yung subscribe pati yung bell para ma-notify kayo sa aking bagong video. Ngayon po idadako tayo sa ating food for thoughts. Ang sabi po, yung ating kapalaran ay nasa ligtas na kamay ng Diyos. Sabi sa Romans 8:31, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay nasa panig natin, sino ang makakalaban natin? So, ang buhay natin, marami tayong mga kaaway, mga taong gustong gumawa sa atin ng masama, gustong gumawa na ikapapahamak natin. Kaya sabi, kung tayo po ay nasa panig ng Diyos, sino ang makakalaban natin? Wala. Kasi ang ating buhay ay nasa kamay ng Diyos. Kaya sabi niya, ang ating destiny, ang ating kapalaran ay nasa kamay ng Diyos. Kaya sabi po sa Romans, ay sa Psalms 139 verse 10, even there your hand shall lead me and your right hand shall hold me. Doon may papatubayan ako ng yung kamay at ang yung kanang kamay ay hahawak sa akin. 'Di ba yung mga anak natin na nag-aaral pa maglakad, hinahawakan natin ang at kanilang kamay para hindi po sila madapa. Ganun po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya sabi po ng Diyos sa atin, itong kanyang promise sa Psalms 41 verse 10, huwag tayong matakot sa COVID-19, no? Huwag tayong matakot sa ating kakainin sa araw-araw, sapagkat ako'y sumasa inyo. Sabi ng Panginoon, huwag kang manlupay-pay, huwag kang madiscourage, sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at alalayan kita ng aking kanang kamay. Yan ang ng aking katwiran. Diba sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Ang Diyos, binigyan tayo ng buhay. Hindi niya tayo papabayaan. Mahal na mahal niya tayo. Diba yung anak natin, pag mahal natin, hindi natin pababayaan. Dahil mahal tayo ng Diyos, magtiwala ka sa lahat ng alalahanin mo sa buhay, dahil ang ating buhay at kapalaran ay nasa kanyang kamay. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala at patubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.